Napapatanong ka ba sa sarili mo kung bakit ka mahirap? Tatlong dahilan kung bakit ka mahirap at paano mo ito ayusin. So number one na dahilan, poor peer pressure. Sigurado naman ako narinig nyo na yung salitang peer pressure. And most of the time, yung peer pressure kasi ginagamit yan sa negative na bagay. Ayan si Bogart, kaya nagsusugal yan kasi dahil sa peer pressure. Ayan si Diego, kaya yan manginginom dahil sa peer pressure. Diba, yung mga kabataan, madalas maririnig nyo yan sa mga magulang nyo or sa mga mas nakakatanda sa'yo. Iwasan mo yung peer pressure, dahil sa peer pressure, nagkakaganyan ka, bla bla bla. Usually, ginagamit yung peer pressure sa masama. Pero ang totoo, merong positive at merong negative na peer pressure. Yung tinutukoy nila na peer pressure, yun yung negative. Pero merong positive na peer pressure. So, ang isa sa mga pinakadahilan kung bakit ka naghihirap ay dahil sa poor peer pressure. Ibig sabihin, yung palagi mong sinasamahan, may mga poor mindset din. Yung mga nagiging kaibigan mo, yung mga palagi mong nakakasama, yung mga nagiging ka-close mo, merong poor mindset. Ito may kasabihan nga na people like people who are like themselves. Tandaan nyo yun, ha? People like people who are like themselves. Ang gusto natin ng mga klase ng tao is yung similar sa, hindi man katulad natin, pero similar sa atin. Kung ikaw mahilig kang mag-mobile games, malamang sa malamang yung mga kaibigan mo, ganun rin. Kung ikaw mahilig ka sa sports, malamang sa malamang mga kaibigan mo, ganun din. Kung ikaw mahilig ka na gumala, malamang sa malamang mga kaibigan mo, ganun din. Wala namang kahit na sino sa atin na nasa matinong pag-iisip na gusto mong out of place ka palagi. Kapag meron kang poor peer pressure, magagaya at magagaya ka sa kanila. Parang ganito, gusto mo maging magaling na cook, okay? Gusto mo maging magaling sa pagluluto, pero nagpapaturo ka sa tao na mekaniko. Ano mangyayari doon? Anong iluluto mo? Yung gasolina, 'di ba? 'Yun yung gagamitin mong langis. Napaka-obvious naman noon, 'di ba? Napaka anong klase namang analogy 'yun? Pero ganun madalas yung ginagawa natin sa buhay na hindi natin napapansin. Ang hilig natin humingi ng advice sa mga taong hindi qualified na magbigay ng advice. Why? Especially pagdating sa usaping pag-asenso. Sa ibang bagay, bahala kayo dyan. Pero ang gusto ko na maintindihan mo, dapat yung mga tao na pinaghihingan mo na ang advice is yung mga taong qualified para magbigay ng advice. Depende dun sa context, depende dun sa topic na hinihingi mo na advice. For example, katulad nitong binigay ko na analogy, gusto mo magaling gumaling sa pagluluto, pero sa mekaniko ka nagpapaturo na hindi naman marunong magluto. Matalino yung mekaniko, pero matalino siya sa pagiging mekaniko. Hindi siya matalino sa pagluluto. Hindi yun ang skill niya. So, ang matututunan mo, maging mekaniko, hindi magluto. And that's the same sa pag-asenso. That's the same sa pagyaman. Gusto mong yumaman, ang hinihingan mo ng advice yung mga kasamahan mo na mahihirap. Stop it. Get some help. Yung mga kasamahan mo na sumuko na sa pangarap nila, yung mga kasamahan mo na batugan, yung mga kasamahan mong reklamador, anong sasabihin nun sa'yo? Ay, tigil mo, kalokohan yan. Huwag ka na magaganyan, maghanap ka na lang ng trabaho. So, kung sasabihin mo kanina na ano ba naman yan, Carl? Napakatanga naman nun. Gustong gumaling sa pagluluto, tapos mekaniko magpapaturo. Tanga talaga. Eh, bakit ginagawa mo rin? Hindi nga lang pagluluto or mekaniko, di ba? Nahimingi ka ng mga career advice. Gusto mong umasenso. Gusto mong magbago yung buhay mo. Gusto mong matupad yung mga pangarap mo. Tapos, umihingi ka ng advice, nagpapaturo ka dun sa mga tao. Wala namang natupad sa mga pangarap nila. Sa mga taong miserable sa buhay, sa mga tao na puro reklamo lang yung ginagawa. Hindi ba katangahan din yun? Di ba mahal mo pa rin naman sila, nire-respeto mo sila, pero hindi sila yung tamang tao. Yun ang point ng number one, poor peer pressure. Gusto mong umasenso, gusto mong magbago yung buhay mo, pero yung mga palagi mong sinasamahan, hindi naman gustong umasenso. Hindi naman gusto magbago yung buhay. So anong tendency mo? Gagayahin mo sila. Kasi gusto mo maging in ka sa kanila, maging belong ka sa kanila. Ayaw mong ma-out of place. Ayaw mong mawala sila bilang kaibigan mo. Kasi alam mo, pag nagbago ka, lalayo sila sa'yo. Yan yung isa sa mga price ng pagbabago. Yan yung isa sa mga price ng pag-asenso. Hindi ko sinasabi na puputulin yung relasyon sa kanila. Hindi ko sinabing itakwil mo sila, 'di ba? Magulang mo itatakwil mo. Anong katangahan naman 'yon? 'Di ba? Mga kaibigan mo, kamag-anak mo. Hindi 'yun ang pinupunto ko. Ang pinupunto ko sa hanap ka ng bago. Kung talagang gusto mo na magbago rin yung buhay mo, kung talagang gusto mong makaalis sa kahirapan, hahanap ka ng mga tamang tao. Where is it? Napapunta na sa pag-asenso or nakarating na dun. Magkakaroon lang naman ng bago, hindi mo naman kailangan iwan yung mga luma. Pero, mababawasan yung oras mo sa kanila. Number two na dahilan bakit ka naghihirap ay yung education system. Pero disclaimer ko lang, before tayo mag-proceed dito, kasi mga controversial na itong mababanggit ko, yung number two tsaka number three, mga controversial na ito.
Ang disclaimer ko lang dito, hindi ko tinutukoy yung mga teacher. Hindi ko tinutukoy yung mga taong nagtatrabaho doon. Ang tinutukoy ko yung sistema. Kasi yung mga teacher, syempre, yung mga tao na nagtatrabaho sa school, sumusunod lang naman sila eh. So, hindi naman nila kasalanan yun kung paano tayo tinuturuan. Kasi sa education system natin, tinuturuan talaga nila tayo kung paano maging mahirap. You what? At kung paano manatiling mahirap. Yan yung unfortunate. Okay, pero sa panahon natin ngayon, dahil information age na, papunta na nga AI age eh. Nandun na tayo sa AI. Hindi ko sinasabi to para manise. Hindi ko sinasabi to para awayin sila. Diba? Sinasabi ko to for awareness. Para alam mo kung bakit. Pero hindi naman magbabago yung buhay mo kung sisisihin mo sila eh. Hindi to about sa paninisi. Okay, about ito sa awareness para meron kang magawa. Okay, alam mo na kung ano yung pwede mo na gawin. Kasi nalaman mo na yung dahilan. Alaman mo na yung ugat ng problema. Yun ang purpose nito. Hindi ito about sa mga teachers, hindi ito about sa mga nagtatrabaho sa school. Yung sistema itself, yun yung problema. Kung paano tayo tinuturuan. Kasi sa school, di ba, bawal ka magkamali. Eh sa totoong buhay, the more na nagkakamali ka, natututo ka eh. Sa school, pag nagkamali ka, bobo ka, tanga ka, pagtatawanan ka, mapapahiya ka. So, sino ba naman tao na gusto na napapahiya? It's probably not me. Sino ba naman tao na gustong sasabihan ng bobo o tanga? Wala naman. So, bawal magkamali. Yung education system natin, dinesign yan para manatili tayong mahirap, dinesign yan para maging empleyado tayo. Walang problema sa pagiging empleyado, naging empleyado ako before. Kasi, pero ang pinag-usapan kasi natin dito, pag-asenso o pagyaman, never kang aasenso o yayaman kung pagiging empleyado lang yung ginagawa mo. Not unless ipamana sa'yo yung kumpanya, which is, ewan ko kung ilang percent yung chance na mangyari yon. Di ba kasi bakit ipapamana sa'yo, bakit hindi dun sa anak niya, or maakyat mo yung corporate ladder, which is napakababang percentage rin yan. Pero kung yun lang talaga yung ginagawa mo, malabo. So, dinesign yung education system natin para gawin tayong empleyado. Kaya hindi nagbabago yung education system natin, paulit-ulit lang eh, kung mapapansin mo. So, sa school, bawal kang malate. Sa work, bawal kang malate. Sa school, dapat may ID ka. Sa work, dapat may ID ka. Sa school, dapat naka-uniform ka. Sa work, dapat niya naka-uniform ka. Hindi mo napansin? What? Ganon siya dinesign. And sa education system natin, dinidiscourage yung pagkakamali. Dinidiscourage yung pag-iisip. Kasi ituturo sa'yo kung anong dapat mong isipin. Diba? And sa school, sobrang daming information na hindi naman talaga natin kailangan. Actually, dumaan na tayo sa ganon eh. Marami nang nakarealize nito nung dumaan yung pandemya. Nung naging online schooling. Yung mga estudyante dito na dumaan sa online schooling, alam mo diba kung anong ginagawa mo pag may mga assignment? Diba gine-google mo na lang? Ito pa yung malapit, AI na ngayon. Ipapagawa mo na lang sa AI. Ano pang matututunan mo? Yun yung isa sa pinaka-problem pagdating sa education system. Pero sana baguhin na nila. Pero wala tayong magagawa dun. Kung ayokong umasa sa mga ganun, kaya as much as possible, ayokong gamitin yung word na sana. Ayokong umasa tayo dun. Paano kung hindi nila baguhin? So forever, mahirap ka. No! God, please, no! No! Hindi naman ganun yun eh. So sinasabi ko to sa'yo for awareness, is okay na magkamali. Hindi porket hindi ka nakapagtapos, wala ka nang mararating sa buhay, drop out ako 2 beses. Hindi ko kayo na-encourage mag-drop out ha. Wala akong sinabi. Hindi ko lang talaga nakita yung career ko sa pagyaman doon. Wala namang kasing course sa school na ano, Bachelor in Science, Major in Becoming Rich. Wala namang ganun. Kung meron sana, yun sana yung inaral ko eh. May kasabihan nga eh, limot ko kung si Mark Twain ba yung nagsabi nito na I do not let my schooling interfere with my education. Diba yung education, hindi yan natatapos sa school. Walang katapusan yan. Actually, yung totoong education nagsisimula pagkatapos mo sa school eh. Kasi ako, mas marami ako natutunan sa... Nung graduate, actually hindi pa naman ako graduate eh. Hanggang ngayon is nag-aaral pa rin ako sa UE. Ha? Sabi mo drop out ka ba? Nag-aaral sa UE? Nag-aaral pa rin ako sa UE. University of Experience. Hindi pa rin ako graduate doon. Masasabi ko lang nag-graduate na ako doon pag kinuha na ako ni Lord. Doon ako gagraduate. Yun ang graduation para sa akin. Pero hanggat hindi pa ako kinukuha ni Lord, nasa UE pa rin ako. Sa University of Experience. Mas marami ako natutunan outside of school. Hindi porket hindi ka nakapagtapos, hindi porket sasabihin ng iba yung wala kang pinag-aralan, di ba? Ang edukasyon hindi natatapos sa school. Nagsisimula pa nga ang edukasyon pagkatapos ng school. Yung totoong edukasyon. Number 3 is media. TV, dyaryo, ewan ko kung may dyaryo pa, radyo. May radyo pa eh. Diba yung sasakyan ko nga, may radyo pa eh. Sana all! May radyo pa din. Media na kinokontrol ng media kung ano yung dapat mong isipin. Ako, simula nung matutunan ko to, never na ako nanood ng TV. What?
never ako nanood na ng mga telenovela na mawalang kwenta kasi merong ibang mga telenovela na may lesson. Katulad nung Itaewon Class. Yun yung pinakaunang Korean drama na pinanood ko na tinapos ko hanggang dulo kasi maganda, ang daming lesson. Nag-promote tuloy ako. Well, hindi to sponsor. Sa Netflix ko napanood yan. Yung sobrang ganda. Pero hindi ako nanonood ng mga puro kadramahan lang. Na ang goal lang ng drama na yung paiyakin ka, palungkutin ka. Hindi ako nanonood ng mga balita kasi kung mapapansin mo sa balita, puro bad news. Hindi mo napapansin yun? Pinatay si ganito, sinaksak si ganito, ginahasa si ganito, kinidnap si ganito, ninakawan si ganito. Di ba? Kurakot na politiko, masamang ugali nung mayaman. Di ba? Puro ganun. Hindi mo napapansin, puro negativity. Tapos, kung magbigay man sila ng good news, siguro mga 2 seconds lang. Tapos puro bad news na ulit. Kasi alam kasi nila yon. Sinasadya nila yon. Kasi tayo mga tao, gustong-gusto natin ng ganun, di ba? Yung mga marites mong kakilala, di ba gustong-gusto yung chismis? Alam nila, mabenta yon. And the more na mas maraming nanonood, the more na mas malaki yung pwede nilang kitain dun sa mga advertisers. Kung mapapansin nyo sa mga telenovela, mas mahaba yung palatasta, so yung commercial, kesa dun sa pinapanood mo. Yun yung formula nila. Dun sila yumayaman eh. Dun sila kumikita. Kaya gumagawa sila ng mga bagay, wala silang pakialam kung anong ginagawa nila, basta ang importante sa kanila, mas dumami yung manood. Oh my God! Wow! Pagdating sa TV, which is ngayon, ini-implement na rin yan sa mga social media, sa mga influencers. Diba? Ginagawa rin nila yan. Alam nila yung laro. Sa mga social media influencers, yung mga fake na away nila para mag-trending sila. Kasi gustong-gusto ng tao yun eh. Diba? Yung mga kalokohan na pinaggagawa nila. Yung pag-uusapan sila talaga. Alam nila yan. Alam nila kung anong ginagawa nila. Kasi alam nila, mga chismoso yung mga tao eh. Mga Pilipino, marites kayo eh. Hindi, joke lang. Alam nila yun eh. Kasi doon sila kumikita. The more the views, the more na kumikita sila. And nung nagkaroon ng social media, nagkaroon ng mas madaling paraan yung mga tao para sumikat na hindi kailangan dumaan sa TV. Which is both good and bad, depende sa kung sino gumagawa. Sa social media, sa mga kanta, ang importante lang is pipiliin mo. Dapat ang pipiliin mo is kung ano yung makakatulong sa'yo sa pag-asenso. Mindset, sa mindset eh. Yung makakatulong sa'yo na magbago yung isipan mo. Big brain! Very big, very large brain. Mga motivation, pipiliin mo is yung mga nagtuturo ng skills, pipiliin mo is yung mga nagbibigay ng value may kinalaman sa pag-asenso para mas mapaganda yung buhay mo. Mga kanta na pinakikinggan mo, hindi ako nakikinig ng mga puro dramang kanta. Ang pinakikinggan ko is yung mga nakaka-motivate sa akin. May mga gandang meaning, maraming ganyan. Unfortunately, hindi sila sikat. Kasi nga, hindi yun ang gusto ng tao eh. Gusto ng tao yung mga pangmahirap. Kaya kung mapapansin mo, mas maraming mahirap kaysa mayaman. So, pipiliin mo lang talaga. Gusto mong magnegosyo pero hindi mo alam kung paano ka magsisimula? Meron akong ginawang free video tutorial kung saan ituturo ko sa'yo kung paano ka makakapagsimula ng iyong online negosyo. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta ka sa aking website www.carlserrano.com. So once again, that is www.carlserrano.com. Enjoy learning!